Okay, ito na po yung cortina. Okay, dito. Ito na yung cortina kinabit namin. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga ano. Nandito yung amo ko. So, yung pagkakabit ba? At least maganda yung style, di ba? So guys, nandito naman tayo sa panibago nating vlog, ano. So guys, panoorin niyo itong mga video natin na to kasi makakakuha kayo ng mga magagandang aral at higit sa lahat. Guys, paki-ano naman diyan, oh. Paki-subscribe, paki-like naman yung ating YouTube channel, ano, kasi maraming umaasa dito eh. So guys, itong video na to ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa tong naunang video na nakita ninyo, yung pagkakabit ng kurtina, yung mismong gypsum board design na ginawa natin. So medyo hard tong trabaho natin para at least kahit papaano makita ninyo kung papaano ginawa, kung papaano nag-start. Siyempre gusto ko naman na makakuha kayo ng mga idea. Yun lang, tuloy-tuloy lang at palagi ninyo itong subaybayan itong aking mga video kasi ang video na to guys is marami kayong makukuha na mga idea pagdating sa mga trabaho and design to your house. Salamat! God bless and ingat palagi. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo itong ano, video kung paano tayo nag-start natin ang trabaho na to, no? Kung paano natin yan nakita, kung paano natin ginawa. So, syempre, kung nakikita nyo guys, ayan, dinidrillan ko na yung ating mga geyser o tinatawag nating C-channel. So, ang geyser na yan ang tawag sa ating dyan ay C-channel. Okay? So, yan ay ginagamit muna natin gawin. Ginagawa muna natin ngayon guys, ayan, tinatawag nating paglalagay ng support. Siyempre, hindi natin malalagyan ng gypsum board install ng gypsum board dito kung halimbawa ito yung walang support. Ayan, dito nyo makikita kung mga nakalagay na support natin, ilalapit natin sa camera. So, ayan, kung nakikita ninyo na nakadrill, yung taas nyan guys ay nakabaril. So, ginagamit namin ng tinatawag nating improvised gun para at least kahit paano maganda ang kapit nyan sa itaas. Nakapat na lahat ng mga geyser na ito. Bakit? Para at least paglagyan natin ng C-channel. Magkabukod po yung C-channel, magkabukod dito natin yung lalagay nating U-channel. So, ayan guys, kakabitan na natin din ang tinatawag nating gypsum board. Kung nakikita niyo yun, may bakal na yun. Yun yung mga U-channel natin. So, ibig sabihin yung U-channel natin yan, eh, makikita natin yan. Pwede natin pagpatnaan ang tinatawag nating screw. Ayan, kung nakikita nyo yan guys, kinakabit na namin may favorite partner ko na Pakistan. Ano, palagi ko kasi magkasama niyan kasi yan lang naman kasi nakakaintindi minsan sa akin. Tsaka mabilis siya makapick up. At unang-una sa lahat, gusto rin niya matuto sa mga diskarte ko kung paano napapabilis ang trabaho at kung paano napapaganda lagi ang mga design namin ginagawa. Ano. So yan, tuloy-tuloy lang ang ating mga video guys ha. Para at least kahit papaano, may marami kaming natutunan. Siyempre yung mga gustong matuto sa mga trabaho na to, istambayan nyo lang itong video na to. Kasi itong video na to guys, is napaka basic sa totoo lang. Ito yung mga mabibilis lang gawin, pero sa tingin ng iba, napakahirap papaano ginawa. And dito lang yan, yung makikita sa aking mga video, no. So yun lang, tuloy-tuloy lang sa panonood. Yun lang, sana lagi nyo subaybayan itong aking channel na to. Kasi marami itong umaasa. Lalo na sa mga ka-true friends together natin. I love you so much guys. Tuloy-tuloy lang sa panood. At don't skip ang ating mga AdSense para at least kahit paano advertise natin. Huwag nyong skip para at least kahit paano matulungan nyo po atong YT natin. Ano. At higit sa lahat, sana always kayong manood. At sana ilasamahan nyo na rin ng konting like. Samahan nyo na rin ng konting subscribe. Kahit konti lang, okay na yun. Mahalaga na sa akin yun. As long na mapapasaya ko kayo sa mga video ko. Ano? So tuloy-tuloy lang tayo.
So, ayan guys. So, syempre, tapos na yung ating mga panggilid. Ano? So, dito na tayo dadako sa ating tinatawag na panibagong design naman dito. Sa wall naman to siguro. So, maglakapit tayo ng panibagong, hindi lang yan design. So, yan guys, yung mga gilid na yan ay para sa tinatawag nating cube light. So, kung may nakikita kayo guys doon sa tinatawag nating front side, nakikita nyo doon yung tatlong bakal. So, yan yung tinatawag nating mga channel, mga wall channel, mga floor channel, yung mga pwede nating pagkapitan ng ating gypsum board. So, yung gilid na yan guys ay mayroong dalawang gypsum board na magkabilaan ng design na mayroong sariling cube light. Ayan, ikinakabit na natin. And then, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ba ito ikinakabit. May mga pangmadalian po tayong ginagawa para maikabit ito. Pwede nyo gamitan ng tox. Pwede nyo rin gamitan ng ginagamit kong improvised gun. Para at least kahit yung healthy gun natin, ano? Para at least kahit paano, makita nyo kung paano ginagamit yung mga heavy equipment natin. So, syempre, nilalagyan ko din yan ng mga support para at least kahit paano ay... Pag tinulak yung gypsum board, hindi tutunog at tatama doon sa mismong wall. So, kailangan nyo din lagyan ng support yan. Kasi, syempre, kung hindi nyo lalagyan yan ng support, at taas lang at saka baba ang pagkakapitan yan, at kapag tinulak yung gypsum board na yun, ay pwedeng magkaroon ng crack kung sakaling tapos na yung pintura o kaya tapos na yung tinatawag nating masilya. At higit sa lahat, pag hindi nyo rin yan nilagyan ng support, tutunog tsaka hindi siya matibay, no? So, syempre, mga trabaho natin, guys, ay kailangan matibay. Hindi lang always tayo nagtatrabaho porque tayo kumikita ng pera. Dapat minamahal natin ang trabaho at binibigyan natin ng halaga. So, syempre, yung mga tinatawag nating explanation, dapat hindi ko na ito lalagyan ng explanation para at least kahit pa paano mas malinaw at detalyado ang ating mga video na ginagawa pagdating sa trabaho, no? So, syempre, unang-una sa lahat, hindi ko kayo bibigoyin sa aking mga ginagawa para at least kahit paano pag sinusubaybayan niyo itong mga video ko, marami kayong makukuha ang mga technique, marami kayong makukuha. So, siyempre kung nakikita niyo guys, nakikita niyo kung paano ko, hindi ko naman tatawag na bastos kasi kung sasabihin ko, baka mabawal yun eh. So, ito yun, kinakasa ko na yung ating baril at ipapakita ko sa inyo kung paano siya pinuputok. Hindi ipuputok sa mga chicks ha, siyempre ipuputok yan sa wall. So makikita ninyo yan, ilalapit natin yung camera. So saglit lang kasi wala naman talaga tayong tagahawak nitong camera natin, ano. Pag may tagahawak na or may stand na, siguro hindi kasi ako makapag lagay ng stand itong ating camera kasi talagang hindi ko pa naman talaga binibigyan ng karito itong ating pag-YouTube natin, ano. So ayan, kung nakikita mo itinututok ha, hindi itututok sa chicks ha, ito ay itututok natin sa mismong tatamaan natin para magsmatikit. Pagkadiin ninyo yun, pwede nyo nang pindutin yun. O, kung nakikita nyo, di ba, parang umugtol yung baril. Sabay kasa na naman. O, paano kasa? Gawain ng mga lalaki yan kung paano ikasa. Pangalawang banat na naman natin, guys. Ayan. Pagdiniin nyo yan, sigurado, pwede nyo nang kalapitin ng gatilyo. Okay? Pwede nyo nang putukan para madali na yan. Yan lang, tuloy-tuloy lang tayo sa ating panonood ng video. So, nakikita nyo yung mga heavy equipment. Dire-diretso na tayo hanggang sa matapos. Part 1 pa lang to guys, makikita ninyo yung part 2 natin. Siguro kasama na rin yung kisame, kasama na rin yung finishing. Okay ba yun? So God bless sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang sa ating panonood.
yon guys, inuulit natin malapit ng matapos. Nakikabit na natin yung mga gypsum board, nakikabit natin yung panggilid kasi masyadong mahaba tong video na to. Part 1 pa lang to, sana mapanood nyo itong part 2, okay? So, para doon sa finishing natin.